Korea. Good morning, Philippines. This is your partners. Ayan, nang narito naman kami mangungulit para sa inyo, para masaya at magkukwentuhan tayo at magbibigay ng mga konting impormasyon, mga kahit mga walang mga kwentang impormasyon na medyo nakakatulong din naman, ano, partner. Yes, partner. Ayan, hello po sa inyong lahat, ating mga kababayan diyan. Kamusta po kayong lahat? Hello. Wrong number. Hello. Nag-hello? Hello. Hello sa Gago. Ating mga ka-EPS worker. Ayan, yung mga nag-exam po na kay LT16 sa kanila. At shout out sa mga Kapinya. Ayan. Sa Kapinya. Oh, di ba? Partner, dapat congrats natin yung mga ano, mga KLT16 na nag-exam. Ah, okay. Yung mga sa kanila probinsya. Ayan. Sana Dagiji Ilocano, dagiti Ilocano nga nalalaing tuk nilalaing kayo mag narag day. Apingatan niya. Apingatan naglalaing. Apingatan naglalaing ti Ilocano, pirme sa sapaw. No makagteng kayo dito Korea, tawagan dak agkikita giinom tayo sa wap. Imat. Ipasyal kay gi ko nga gi aduti sarsarming na. Iyo nagpaspasyar jay nagmayat. Yung window shopping nga Ayan, diba? Mapatay dyan, agpasya, kakasinsin, kababagyan. Ayan. Oh, sige, Tagalog na partner. Tagalog na. Oh, sige. Ano pong usapan natin? Oh, yun nga partner, kasi ano, marami pa rin tayong mga kababayan na naluloko. Ayan, no? Akala nila. Nang mga agency. Ay, tama yan, yung mga panluloko. Ang daming manluloko. Recruiter? Oo! Ano ba yun? Ayun nga, ang dami pa rin sa mga kababayan natin ang nabibiktima. Ayan, nai-scam partner. Nabibiktima yung mga tukhang. Tukhang. Ano yun? Partner, marami pa rin sa mga kababayan natin ang naluloko ng ating mga kapwa-kababayan rin. Ayan, mga agency, mga recruiter. Eto kagaya ni ate. Kamakailan lamang partner. Ayan, ay yung nilagay sa news. Ito si ate. Ayan. Isa po siyang scammer kasi marami pa rin ang kanilang mga napapaniwala na meron pang agency ang mga factory worker, EPS na pupunta dito sa Korea. May nagchat sa akin, di ko alam, tatlo, lima na ata ano yun. Ano nangyari doon, partner? Nag-chat sa akin, nagtatanong na ano ba to, totoo ba yung agency na yan? Kasi may mga nagre-recruit daw. Sa amin, ngayon, may mga recruiter daw na nanghihingi daw ng 70,000, 80,000, 100,000. Yeah. Para makapunta ng Korea. Mm-hmm. So, napaisip kami, bakit kami nagpakahirap na nag-exam? Eh, may agency naman. Oo. Dati noon, may agency noon. Ito pong vlog namin, gusto po namin na magkaroon ng idea, kaalaman yung ibang mga kababayan po natin dyan sa Pilipinas na gustong mag-apply dito sa Korea. Gusto na po factory namin, worker. Oo, na factory worker. As factory worker po, wala po talagang agency na nagpapaalis. Tama po yun. Kasi meron sa amin na limang katao yung na-scam. Ayan, may gumastos na may nagbayad ng 150,000, 170,000, yung isa nga 200 eh. Mm. Yung taga Cagayan, Sanchez Mira siguro. Kung meron kayong mga taga Sanchez Mira, Cagayan, Valley na nanonood, siguro kilala nyo. Na-scam sila na tungkol sa pagpunta dito, pinangakuan sila na ng trabaho papuntang Korea, yung pala hanggang airport lang. So, A to A sila. Masakit 'yon kasi magbitaw ka ng napakalaking pera. Iyon, marami pa rin talagang ano, mga manlulokong tao eh. Dahil sa pangako na bibigyan sila ng trabaho dito sa Korea, ayan, inaakala nila na legal pa rin yung agency na yun, mga recruiter na yan. Ang gusto po namin ipaalam sa inyo na wala na po talagang agency na nagpapaalis as factory worker dito sa Korea dahil tanging POEA lamang po
ang nagpapaalis. Oh, tama POA, po 'yun. Sa POA lamang po. POA lamang ang nagpoproseso ng papel natin papunta dito sa Korea. So, kung factory worker ang nais mong pasukin dito sa Korea, POEA po ang nagpoproseso nun. Wala na po talagang agency. Walang-wala tama na po. Yun, tama wala po yun, kayo no? Dahil wag na po kayong magpaloko. Sayang na sayang po yung pera nyo. Ang iba kasi, ang pangako kasi ng ibang agency, yung sa Jeju. Pupunta ng Jeju. Pupunta silang Jeju kasi balita naman kasi na sa Jeju ay no visa. Oo. So, ang mga iba naman naniniwala sila kasi nga wala ngang visa talaga ang papuntang Jeju. Ay paano ka pupunta ng mainland? Idadaan ka pa rin ng immigration nun eh. So yung iba naniniwala na meron pang agency talaga. So nagbibigay sila. Yung iba naman nag-a-advance mga 70,000, 50,000 para daw sa processing. Kaya kawawa yung mga kababayan natin, partner. Kasi walang kalam-alam, lalo yung mga walang mga hindi connected sa mga internet. Maraming naluloko lalo dun na sa atin yun ngayon nga, eh. Kung may kakayahan ka nga talagang, halimbawa, meron ka namang pag-aari-arian, tapos may mag-offer sa'yo ng gano'n, i-grab mo eh. I-grab kasi mo nga, na, oo. Kasi nga, mas mapapalitan naman yung ibibigay mong pera kasi ngayon inaasahan mong sweldo dito is kasi ang isa doon na nagpapalakas ng loob na magbigay ng kahit gaano kalaki ang ibibigay mo gagastusin mo kasi yung mga nakikita nila sa mga pinopost sa Facebook yung mga 80,000 100,000 sahod sa Korea sige kahit kung hingan mo yun ng 50,000 okay na kasi isipin ko naman isang buwan lang naman. Mababawi na yun eh, 'di ba? Ganun yung isip ng iba. Kaya malakas ang loob gumastos. Lalo yung mga karamihan diyan, mga ex-Korea na yung mga nakakuha na sa taon, yung mga expert na sa edad, hindi na makabalik ng Korea. Kasi no? Yun lang yung tanging paraan kasi hindi pagdating ko doon, mabilis lang naman makakuha. Yun ang isip ng iba. Pero ako nga noon partner nung 'di ba nung time na nag-a-apply ako dito. Ako nga din. Ganun din noon eh. Meron din na nagsasuggest sa akin. Ba't ka pa nagpapakahirap? Ba't ka pa mag-e-exam? Ganun-ganun sabi nila. Ganito na lang ang gawin mo. Magbayad ka lang, may agency naman. Lord, wala pong agency na nagpapaalis. Marami talaga naloloko. Meron pong agency na papunta dito sa Korea, pero yun po ay mga professional. Hindi, meron din sa kwan, sa mga talent. Kung talagang balak nyong mapunta ng South Korea bilang factory worker, meron po tayong pagkakataon isang beses sa isang taon. Lagi na kasi ngayon, KLT-16. So, ang susunod nun is KLT-17. Kung gusto mo talaga mag-apply ng South Korea, mag-exam ka. So, ngayon, bali ngayong Abril ang exam ng KLT-16, di ba? So, KLT-17, abangan ninyo. So, ngayon, kung wala kang ginagawa, mag-aral ka. Self-study ka na. Mag-self-study ka muna. Sa susunod na taon, mag-exam ka. Yun lang yung tanging susi para makapunta ng South Korea. Opo. Wala po tayong agency na nagpapaalis bilang factory worker. Kayo mag-inquire. Ayan, ito yung website ng POEA. Yan, tawagan nyo yan. Tumawag kayo. Diyan nyo kung paano talaga ang proseso ng pag-a-apply dito sa Korea. At subscribe po kayo dito sa channel namin. Meron po kami dito yung ginawang vlog about sa Easy Way How to Apply Korea. Ayan, panoorin nyo po para magkaroon po kayo ng idea kung paano. Yung mga walang idea. Mag-subscribe kayo. I-share nyo na din po ito. Ayan, yun lamang po. At maraming salamat. Yo, AG Partners tayo. AG Partners tayo. AG Partners, AG Partners, AG Partners tayo. Break it down. AJ Partners tayo. AJ Partners tayo. AJ Partners tayo, mga repax. Yon. AJ Partners tayo. AJ Partners tayo. AJ Partners tayo. AJ Partners tayo. Team Binyaman. Ano bang gagawin natin? Masaya, malungkot? Masaya, syempre. Masaya. Wala nang comedy na eh. Iyon, marami pa rin talagang mga manlulokong tao eh. No? Marami talaga. Nagkalat talaga. Yun nga. Yun nga. Gusto.